Hello, what's up mga guys? Unboxing po tayo ngayon sa ating QCY Bluetooth headset. Pero bago natin simulan ay mag-intro muna tayo. Buksan po natin itong bigay ng boss na pampamasko. Shoutout nga pala sa boss namin. Bigay ng QCY E1 Wireless Bluetooth Earphone. So, ito pa yung mga features niya guys. Siya nga pala galing China ang product na ito. Pero humupa na yung COVID doon. Sinasanitize naman ito. Ngayon, bubuksan na natin to para masubukan natin ang kung anong maipamalas nitong Bluetooth headset ito. Sealed pa yun ha. So, bubuksan natin. Ayan, oh, kita nyo may naka-open, open. Oh, ayan, tanggalin natin yung open. Ayan, matagal pa makuha, no? Okay, mga boys. Bubunutin natin yung box na nasa loob ng transparent niya na parang sa plastic. So yan, QCY. So alam niyo mga boys, yung features, isa sa mga features niyan. Yan yung laman sa loob ng box, no? Manual at saka dun sa isang unit na earphone. Ito, kapag kabago mga boys, ayan o, parang mahirap talaga tanggalin. Parang ayaw mong panggamitin ah. Ayaw magpagamit. So isa sa nagustuhan ko dito ng features mga boys is yung standby ng kanyang battery. Medyo mataas po yung oras ng paggamit mo sa kanya kasi medyo mataas yung milliamps ng kanyang battery. So, matagal siyang mag-low bat. So, sa bandang ibaba ang boys, ayan, buksan natin yung si baba ng box. Ayan, lumipad. Kita nyo mga boys, di pa nabuksan, lumipad yung box. Ayan. Hindi pa rin bumukas dito sa bandang gilid. Ayan, nabukas na. Ito pala yung laman. USB cable at saka yung mga extra na AirPods mga boys. Ayan, yung mga dalawang extra na AirPods. Ito yung kable gamitin nyo sa pag-charge ng unit. So, buksan natin. Ayan. Open. Lapit na mga guys. Open sisabay. Ayun. Ito, no? Ito yung mga AirPods niya. So, may yung
medium, small, tsaka large. So, pagpipilian mo lang yan kung anong kasya sa tainga mo. Ito yung mga manual na susundin sa pag-set up nitong Bluetooth headset na ito. So, yan mga boys. So, dyan may mga tips sa paggamit niyan. Ito yung kabuong unit. Power, yung mga volume niya. May up volume at saka na down volume. Dito rin yung mic, no? Yan sa butas na yan. Maliit na holes. So dyan yung mic. Yung AirPods niya. Yan. Yung AirPods, no, pwede yung tanggalin. Palit-palitan mo. Yung gusto kong size. Small, medium at large. So dito naman yung para sa saksakan. Ito. Tanggalin natin yung takip. Ayan. Saan ba comfortable itong paglilihis ng takip? Parang hindi. Baligtad na yan. Oh, ito. Dito. So, yan. Yung butas na yan. Katulad yan ng mga charger ng cellphone na micro USB. So, pwede rin gamitin yung charger ng cellphone kapag magkalulubat ito. Pwede rin naman yung kable na free niya sa pagbili. Saksak niya lang sa adapter ng charger na cellphone. So, ito yung unit. QCY. Yan, may butas sa gitna. Yan yung light indicator niya. So, QCY. Subukan natin i-power on yung unit. Ito yung power. Pindutin natin. Yan, makikita nyo may umilaw na blue sa banda dito. Ibig sabihin nun, power on yun kapag nakaging kulay blue yung dyan sa may maliit na holes niyan. Butas. So, pinindot natin, naging red. Ibig sabihin nun, off yung unit. A few moments later. So ngayon, subukan natin i-connect tong Bluetooth headset na ito sa phone. So, natin yung Bluetooth ng phone. Tapos, power on din natin yung Bluetooth headset. So, ayan. Power on na. Kapag magbi-blink mga boys, ayan, ibig sabihin nag-searching yan sa pairing device. So, nahanap niya yung Bluetooth din ng phone. So, ayan, nakikita na QCY1. So, nag-searching, nag-pairing, at yan, connected na. Unting nga pala mga boys, napagandahan ko dito ay yung aside sa 120mAh yung battery, ay yung standby hours niya sa paggamit. More than 1 week po ang standby, 220 hours. Aside sa di ganong mamahalin, but importante yung maximize na paggamit natin sa oras. So yan lang muna ang masishare natin mga boys. Hanggang sa muli po. Shalom. Somebody to know, somebody